Una-unang pasalamatan ko sa lahat si Brother Wendell Talibong. Dahil sa kanya, sa programa niyang YouTube channel niyan dati, natagpuan ko yung tunay na simbahan ni Jesus Kristo dahil isa po akong Katoliko noon, tapos nahihikayat ako sa ibang relihiyon. Napunta ako sa Mormons. Tapos, noong ano, October 2019 hanggang March 2020, nagsisimba ako sa Mormons, tapos akala ko yun ay yung tunay dahil nag-akyat ko dun sa simbahan, may nakasulat, The Church of Jesus Christ Latter-day Saints. Ngayon, nung habang nagsisimba ako doon, tapos napinyagan ako doon ng dalawang beses, yung binyag nila, dalawang beses, meron silang tinatawag ng Aaronic Priesthood, tapos Melchizedek ba yun? Melchizedek. Oo, yun po. So, pasensya na. Tapos yun, yung unang binyag ko lang, nagkaroon ng lockdown. Tapos yung nag-lockdown, sabi ko parang, alin ba tunay talaga simbahan? Ngayon, nagtitingnan ko sa YouTube, nakita ko si Brother Wendell, nagsasabi na, kung talagang yung tunay ng simbahan, yung hindi tatag ng tao, parang naliwanagan ako. Sabi ko nga, yung tao, hindi yung tunay. Tapos, nireresearch ko lahat ng, lahat ng simbahan. Ngayon, walang iba kundi Katoliko pala yung ano, yung founder ng ano, si Jesus Christ ang founder ng Katolik. Yun, bigla akong naliwanagan para nakakita akong ginto. Kaya maraming salamat po kay Brother Wendell na dahil sa kanya. Oh, salamat. Tapos may tatanong ako kay tungkol ito sa noong December ano, 2020. Ay, nanaginip po ako ng ano, ng December 5, 2020, napanaginip ako yung anghel kasama yung si Jesus Cristo. Alas 5 ng madaling araw, umaga. Tapos ang kasama doon, yung anghel na nagliliwanag. Tapos yung sinabi ko sa sarili ko, Diyos ko, bakit ikaw pa nagpakita sa akin? Tapos nagagalit yung anghel eh. Sabi niya, kasi Tagalog yung sinasabi ko doon, tapos Bisaya yung sagot sa akin ng anghel. Sabi niya, ayog supaka ang sugo. Tapos sabi ko, sino yung sugo? Yung kasama si Jesus eh. Tapos yung Jesus, yung batang Jesus, yung Santo Niño, hindi naman nagsasalita. Yun. Yun lang po. Ano yung ano po, katanungan kay Brother Wendell? Okay, kapatid, welcome home, ha? Congratulations. Pero dahil umanib ka sa Mormons at batay sa guide nilang Monsignor Fred Trickenby sa Mary's Little Children, yung Mormons ay isa sa mga okok church, no? Okok na Mormons, Saksi, Mission ni Cristo, yun ay isa lang, no? Kaya kung may time ka na i-kumpisal mo yan, kapatid, ha? Sa kahit na nagpabinyan ka, patuloy ka na mag-aral sa ating pananampalataya, no? Sa simbahan Katoliko. Tama po, no? Madali pong hanapin ang tunay na iglesia dahil lahat ng mga nagsulpukan ng sekta, sila po'y mga tatag din. At makita natin sino ang nagtatag batay sa mga history. At lalo na sa registration. No? May founder talaga sila sa sect registration. Ngunit ang simbahan Katoliko, kung tingnan natin sa aklat na partnership and corporation vehicle is the religion, sa pahina 564, nakasulat, Roman Catholic Church is not registered, not like other religious churches in the Philippines because it has been recognized as juridical person since time immemorial. Ngayon, tungkol sa tanong mo, huwag agad maniwala sa tanong na lalo na sa panaginip na ang nakita o
kayo ay maliban sa anghel, birhen, o ang Panginoon, dahil isa sa mga paraan ng demonyo ay pandaraya, deception. Kaya nga, kung tingnan natin sa ikalawang Korento, kapitulo 11, versikulo 15, pagkibasa ba dyan doon? Unang Korento, 11:15. Ito ang sabi sa talata. But on a woman, it is a thing of beauty. Her long hair has been given to... Dos Korento. Dos Korento 11:15. Sabi dito, kaya hindi katakataka na ang kanyang mga lingkod ay magkunwaring lingkod ng katwiran. Ang kanilang kahihinatnan ay ayon lamang sa kanilang mga gawa. 14 siguro, sumulan sa 14. Hindi ito katakataka sapagkat si Satanas man ay nagkukunwaring anghel ng liwanag. Kaya hindi katakataka na ang kanyang mga lingkod ay magkunwaring lingkod ng katwiran. Okay, ito kasi kapatid, no? Yung nagiging involved sa mga occult, nagiging kasali sa occult, dahan-dahan, sakol talaga ang atat at magsimula iyan sa pamamagitan ng pananginip. Ang iba ay maka-experience ng sleep paralysis, ang iba naman ay yun, panaginip, magpapita ang hell o birhen at magsasabing manggamot ka, huwag agad maniwala niyan. So, upang maprotekta kayo sa ganyan na mga atake, no, na pretend as angel o Panginoon, so, dapat at kapatid, dahil bumalik ka na sa simbahan Katoliko, magrosaryo kayo sa buong pamilya mo, no? Pagkatapos ng mag-rosary, kung meron kayong holy water, i-bless mo ang loob ng bahay. Ang bahay na. In the name of Jesus, I command all evil spirits depart right now. Kung nagpa-bless kayo ng exercise oil bago kayo matulog, lagyan niyo ang noo niyo ng exercise oil. In the name of Jesus, I seal myself with the precious blood of our Lord. Yun din ang kasama mo sa bahay upang maganda ang tulog nila. Apo. May pahabol po akong isapin, di ba? Okay. Ganito po, Brother Wendell, yung panaginip po yung anghel, yun lang bukod tanging kakaiba, pero simula nung pagkabata hanggang 35 na pong edad ko ngayon, hanggang ngayon, araw-araw po ako na naginip. Oo. Ng ano? Iba-iba po eh. Basta di ko maano sa isip ko. May pagkakataon mga kapatid na nanaginip ka ng mga ahas? Oo, minsan po. May pagkakataon mga kapatid na naginip ka na nakipag-away ka, nakipaglaban ka? Oo po. May pagkakataon mga kapatid na naginip ka na lumilipad ka? Ay! Oo, naranasan ako rin niya. Yung lumilipad, hindi ko na matandaan po, pero ang nakita ko po. Nakokontrol yan eh. Meron ano taon kapatid na naginip ka ng mga horror? Opo, meron din. So, ibig sabihin tulad ng ano, yung naginip ako ng kabaong, nagliliparan. Tapos, ibig sabihin kapatid, may connection yan sa occult na akat, no? Lalo na yung mga ninuno. Siguro ninyo, baka meron yung... Oo, ganito po Brother Wendell, kasi nung simula nung pagkabata, nagkinagisnan ko na nagkaroon ako ng isip, meron akong tinatawag sa atin na si Cebuano yung habak. Ah, yun pala. Opo, lahat ng ibang pamilya kasi... Kasi ano, meron kaming kapitbahay doon na sinabi sa amin na tinagbantaan na lahat kami uubosin dahil ano doon sa amin eh, sa Valencia Bukid doon. Ano siya? Valencia Bukid noon. Opo. Ano siya eh, magtawag sa atin yung bantugan, kilala. Ngayon, sabi ng tiyuhin ko na magagamot din kasi yun eh. Lagyan kami lahat ng habak. Yun, kaya hanggang sa dinadala-dala ko hanggang ngayon, na naginip ako hanggang sa ngayon eh. So, saan naman yung mga habak ninyo? Ay, matagal na po yun na
Hindi ko na matanda kung saan itinapo na or lahat kami, wala na kami habak ngayon. Pero nandito ako ngayon sa Manila, mag-isa lang po ako. Okay, ikumpisal mo yan kapatid ha, na meron kayong habak noon at pagkatapos na ikumpisal mo yon, i-renounce mo yon. No? Sa harap ng Adoration Chapel, renounce mo yon. In the name of Jesus, I renounce the occult involvement. I repent and I ask to be forgiven. Pwede rin na Tagalog o Bisaya ba? No? Renounce. Kailangan talaga yan. At dahil sa involvement sa occult, kapatid, yon ang dahilan na umaatake sila habang tulog. Kaya huwag kalimutan, mag-rosary ka talaga at mag-bless ka sa silid mo. At pagkatapos na mag-bless, gamitin mo yung exercise oil, i-cross mo sa noo mo, in the name of Jesus, I seal myself with the precious blood of our Lord Jesus. Yan. Ito, Brother Vindel. Yes. Noong July 26, 2020, nanaginip din ako, ano? Isasabay ko na lang ito. Yan. Ito yung napanaginipan ko, Brother Vindel. July 26, 2020, sabi ko dito sa post ko na ito na, yan, may green na pala ka, oh. Ngayon, kagabi, nanaginip ako, naglalakad ako po at napadaan sa isang bahay. Yung kanilang bakuran, punong-puno ng berdeng palaka. Hindi sila may bumulong sa akin. Hindi ko na matandaan kung ano ang buong sinabi. Ang tanging natatandaan ko na lang ay may bumulong sa akin at nagsabi na kumain daw ako ng 13 palaka. Sa totoong buhay, takot akong humawak ng palaka, no? Talaga mapapatili ako dyan. Ngunit, sa panaginip kong yun, naginampot kong isang palakang nasa paanan ko lang, gamit ang aking kanang kamay, nakapagtataka lang dahil hindi ako nakaramdam ng kahit konting takot. Isa sa mga hindi ko maintindihan ay inakma ko itong isubo ng buhay. Habang hawak ko ang palaka sa bibig ko, ay naramdaman ko sa dila ko na gusto nitong pumasok. At nang malasahan ko ang paa, ang pangit ng lasa, nang bigla akong maisip na ba't ko isusubo ito, buhay na ang pangit pa ng lasa. Kaya inilabas ko ang palaka sa bibig ko at inilagay ko sa isang supot. Doon ko na naramdaman na nagpumiglas ang palaka na ayaw niyang ipasok ko siya sa supot pero hindi siya nagpumiglas. Nang isubo ko sa halip ay mas gusto pa niyang pumasok. Aba, tinitinan ko ang bibig ng palaka ay nagising na ako at umaga na pala. Ano ka ibig sabihin nun? Number 1, green palaka, hindi pink palaka. Ano yun? Ako nakarinig na may inilaw palang palaka. Oo. Hindi ba yan, Marvindel? Paraan ba yan na ano, Marvindel? Yes. Kasi may tuhog, ina-analyze ko ito ng mahaba eh. Nasa Cebu yata ako nang nangyari ito. Ano? Paraan pa rin yan, dadyan doon. No? Paraan na atake. Dahil alam ng kalaban kung anong kinatatakutan mo. No? Kaya, di tayo malimot. Na-list talaga tayo bago matulog. Dahil habang nandito tayo sa ministering ito, may special hit rate ang mga kalaban natin. Babindel, dadagdag ko, hindi ko nalagay sa post ko eh. Yung bumulong sa akin to sa panaginip ko na, isubo ko daw yung 13 palaka, tapos doon sa tiyan ko, magbo-bolt in sila, yung sa butis papa, bolt in, parang magkukumbad silang lahat. At tutulungan daw akong gantihan yung mga loko-lokong gustong saktan ako, ano? So, naisip ko ba? Siguro kung hindi ko na malayo yun, hindi ba kaya yung pagsubo ko dun pintuan na yung badminton para, ano, mapasukan ako ng tawag ni demonic possession? Hindi natin alam. Baka yun ang subtle attack nila para sa demonic possession. Kaya, i-evaluate natin ang ating sarili para sa posibleng ano kaya ang iba pang mga opinion na hindi natin nasarado sa buhay natin, no? Yun. At
dahil habang nandito tayo, lalo na sa ministry nito, may special hatred talaga ang mga demonyo, no? At sila atake sa panagi sa pamamagitan ng panaginip. Matagal nang hindi ako nang naginip. Okay ang tulog ko. Dahil yun ang ginawa ko, pero meron lang isa na naginip ako na bago pang gabi, hindi pa ako nagapunan, magpahinga ako, nakatulog ako, hindi pa kami nag-rosaryo, na naginip ako na habang nagmaniho ako ng sasakyan, nahulog sa bangil at napaka grabe talaga, no? Dilim, napakadilim talaga. At nang nagising ako, sabi ko, bakit nang naginip ako ng ganito? Ang tagal ko nang hindi naginip ng mga atak. Pero nang naginip ako. So, nang nagising ako, may tumawag sa akin. May dinala na pala sa office. No? Sa oras na yon. Mm. Kaya may dinala sa office sa oras na yon. So, kaya doon ako na tandaan, kaya na pala ina-attack dahil may dala. So, kaya mag-ingat tayo mga kapatid, dahil kahit sa panaginip, ang mga demonyo umaatake. Halimbawa, maka-experience kayo ng sleep paralysis, kuha agad. Pag makagising kayo, kuha agad ng holy water. Yung parang anino. Nyo, ang loob ng asilid nyo, buong bahay, in the name of Jesus, I command you, evil spirits, whoever you are, to depart right now from this house, from our life, and do immediately. So, yun, iblis nyo talaga. Yung parang may tao na katapat sa'yo na, titignan mo, sino kaya ito? Pag tinitingnan ako nito, parang gano'n. Meron ding Barbindel, meron ding hinihipan yung kita ng mukha mo, lakas ng hangin. Inihipan, sinong nakalala ko inihipan yung mukha niya? lahat ako, tatlong beses ko naranasan yung inihipan yung mukha ko, isa doon sa panto. Si Father Darwin, dahil sa daming schedule, nakatulog rin. So, anong nangyari? Sinakal talaga siya. Sinakal. At yung isa naman na exorcist sa kabilang diocese, sabi niya, sa akin, sinakal ako bro, at nang sinakal ako, nahawakan sa kanilang kamay. Grabing balahibo. Sabi ng isang exorcist, no, nahawakan talaga niya ang kamay, nagrabing balahibo, malaking kamay. So kaya nga, habang nandito sa ministry, ang demonyo may special hatred. Kaya di natin makalimutan mga kapatid ang rosary, dahil rosary ay napaka-epektibo po. No, iyon po yung vaccine natin sa demonyo. Oh, Wendell, iba din yung real nangyari sa akin kasi nasa team na ako ng deliverance exorcism. Bumisita ako one time sa isang bahay ng kaibigan ko. Nagtaka ako kasi pag-uwi ko biglang hindi ko na alam kung yung nararamdaman ko parang na ako. Yung hindi ko talaga ma-explain ng kung ano yung mga nararamdaman ko. Parang medyo may bumabagabag, may nagugulo sa sarili ko. Kaya yun, bigla akong napatawag kang bro. Okay na bro, deliverance mo naman ako kasi alam ko retaliation to. Pwede ka nga mag-deliverance sa sarili mo, bro. Kung maka-experience ka ng ganyan. Okay. Actually, that time bro. Actually, that time, di ko pa alam na pwede pala ako mag-deliverance sa sarili ko. Yan ang tinatawag na self-deliverance. Yes, bro. So, pangalanan mo talaga, lalo na kung galing tayo sa deliverance, pangalanan mo talaga, in the name of Jesus, I command you spirits of retaliation, with all accompanying spirits. Yun ang ulit-ulitin, spirits of retaliation, with accompanying spirits, I command you depart right now from my life. So, yun. Lalo na sa mga nanonood ngayon, kung ina-attacke kayo, halimbawa, sa anger, sa fear, anxiety,
Iyon. Pangalanan niyo ang naturang espiritu. Spirits of anxiety, spirits of anger, depart right now from my life. Okay, ba no? Kasi... O sige, brother. Yeah, brother, salamat po. Salamat. Welcome home, kapatid. At huwag mong kalimutan. Mag-renounce ka. Huwag mong kalimutan. Ikumpisan mo yung involvement mo sa occult, kapatid. Sige po, salamat Brother Wendell at Brother Jando. Salamat po. To make his message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the